Nang lumabas po ang balita na ito na sina Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa at Philip Salvador ay nagpila na ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador. Marami akong nabasa sa comment section ng mga supporter nila at sinisigurado ng mga didishit na sure win daw po ang tatlo na ito sapagkat 32 milyon daw po sila. Ganon daw po sila karami. Naniniwala ba kayo doon mga tol? Kasi kung sure win na, di ibig sabihin, 9 na lamang ang paglalaban-labanan. Pero alam nyo naman ang mga didishit, mahilig yan sa mind conditioning. Pinapalabas ng mga yan na marami sila, ang hiling nasa fake news nyan, di ba? Sa mga nakalipas ng mga maisog rally, iilan lamang yung mga dumadalo, pero palalabasin nila na daang-daang libo daw yung dumadalo sa maisog rally nila, pero wala namang katotohanan. Ganon din po ang diskarte nila ngayon dito po sa kanilang kandidato, partikular ang tatlo po na ito. Si Bongo, si Ronald De La Rosa at saka si Philip Salvador. Isa-isahin po natin ang mga dahilan kung bakit tayo pong mga Pilipino ay hindi dapat pahintulutan sa pamamagitan ng ating mga boto na makabalik sa Kongreso ang dalawa at mahalal bilang bagong senador itong si Philip Salvador. Unahin natin si Philip Salvador. Ito po ay kilalang Duterte fanatics. Ito po ay naghayag ng kanyang pagtakbo sa pagkasenador hindi dahil kagustuhan ng taong bayan, kung hindi kagustuhan ni Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, ito po ay senador para sa mga Duterte at hindi po para sa bansa at para sa taong bayan kung mananalo. Pero mukhang malabo namang mangyari yun. Ganun pa man, kailangan maipaalam po natin sa publiko ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi po dapat pagkatiwalaan ng boto itong si Philip Salvador. Alam po ninyo, basic lang naman yan eh. Kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mong pamilya, more so, kung hindi mo kayang akuin ang responsibilidad sa iyong sariling anak, how much more ikaw ay makakapagbigay ng responsibilidad at obligasyon ng maayos sa taong bayan na hindi mo naman kadugo o hindi kaano-ano. Hindi maikakaila na itong si Philip Salvador, pabaya po itong ama. Hindi po sa akin ang galing yan. Ang mismong nagsabi na siya po ay nagpabaya sa kanyang anak, walang iba kung hindi si Chris Aquino. Inamin ni Chris Aquino na may isang beses o sa napakaraming pagkakataon, hindi po ito tumupad sa kanyang obligasyon bilang ama ng kanyang anak. Kaya kung doon pa lamang nagagawa na ni Philip Salvador ang bagay na yon, eh, ganun din po ang gagawin ito sa taong bayan. Kaya ekis ito. Ha? Hindi dapat maiboto ito ng tao. Ang boboto lamang dito kay Philip Salvador ay yung mga didishit na hindi nag-iisip ng tama. Ha? Basta sa kanila, basta maka-Duterte, iboboto na nila. Pangalawa, ito pong si Ronald De La Rosa. Duterte senator din po ito. Sinubukan pa nga nitong pigilan eh, ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy sa pamamagitan ng paghimok sa PNP na itigil yung operasyon nila doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Diba? Kung inyo pong natatandaan sa naging hearing po nila dyan po sa may Senado pero ginanap sa Davao City. At higit sa lahat, kumakaharap ito ng seryosong akusasyon kung saan sa kanyang pamumuno bilang Chief Philippine National Police noong mga panahong iyon ay libo-libo po ang namatay na mga kapwa po nating Pilipino. Kung inyo pong bibilangin in particular period from July 1, 2016 hanggang November 27, 2017, there were 20,322 deaths that resulted in either police operation but most of them from extrajudicial killings. At ito ngayon ang nagresulta sa pagkakaroon po ng kaso nito sa International Criminal Court. Pangunahing akusado po itong si kasama si Rodrigo Duterte
Ito pong si Ronald De La Rosa. Nagtataka nga lang tayo dahil sinasabi ng mga meron daw pong impormasyon na lalabas na ang warrant of arrest mula sa ICC pero hanggang ngayon wala pa rin lumalabas. Ganun pa man, dire-diretso pa rin naman ang proseso diyan sa ICC. Ngunit dito sa Pilipinas, itong si Ronald De La Rosa, umiiwas po ito sa isang napakahalagang pagdinig para po magbigay linaw sa mga pagpaslang na yan na nangyari sa panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte at niya bilang Chief Philippine National Police. Ikinakatwiran niya lamang na meron pong parliamentary courtesy na hindi dapat masaklawan ng anumang pagkakataon. Pero kung ikaw naman ay walang itinatagong mali, kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi mo pupuntahan ang isang bagay na maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at sa publiko? Nalilinis sa iyong pangalan once and for all. Tatanungin ka lamang din naman ng mga kapwa mo mambabatas. Nang meron namang respeto, siyempre ikaw ay isang senador. Pero ano ang ginagawa ni Ronald De La Rosa? Pilit niya po yung iniiwasan at hindi po siya dumadalo sa anumang imbitasyon na ipinapadala ng ating House of Representatives. Kaya kayo na ang humusga. Siya ba ay walang nalalaman sa mga extrajudicial killing di umano na nangyari during Duterte administration's war on drugs? O meron? Ito naman pong si Senator Bongo. Angunahin din po itong inirereklamo eh. Kasama po ito sa kinasuhan sa ICC. At higit sa lahat, katakot-takot din na kontrobersiya ang kinakaharap po nito. Sinampahan din po ito ng kasong Plander. Kamakailan lamang na ngayon ay kumakandidato sa pagka-mayor na si former Senator Antonio Trillanes. Sa mutsaring akusasyon, ang sinasabi dito kay Senator Bongo. Ang Plander ay isang batas kung saan ikaw sa pamamagitan ng iyong posisyon bilang taong gobyerno ay nag-amas ng hindi po bababa sa halagang 50 million pesos. Illegal po iyon. At ayon po kay Senator Trillanes, bilyong piso ang pinag-uusapan. Pero siyempre, yan ay matter of determination pa lamang ng probable cause sa Department of Justice National Prosecution Service. Pero ang pinaka-latest na issue ngayon dito kay Senator Bongo ay ang pagkakadawit po nito sa issue ng pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga. Ito po ay isang retired general from the Philippine National Police na naitalaga bilang board member ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong 2018. I hope tama yung pagkakaalala ko sa petsa. Pero noong 2020, ito po ay tinambangan gamit po ang issued motor vehicle mula po sa PCSO ng isang hindi po nakilalang rider at doon nga po kinuha ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagpapaputok ng makaraming beses sa kanyang katawan. At kinalauna, napag-alaman po natin na ang meron palang mga kagagawan di umano ayon sa akusasyon, ayon na rin sa pag-amin ng isa sa pinakamahalagang individual para po mabuo ang plano at ma-execute ito, walang iba kung hindi si Lieutenant Colonel Mendoza. Ayon kay Lieutenant Colonel Mendoza, inutusan po siya nitong si Colonel Edilberto, nakalimutan ko bigla yung apelyido, yung ating Leonardo, Commissioner sa National Police Commission, dahil na din po ito sa utos nitong si dating Colonel Garma, Royina Garma, na noon ay General Manager naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At ayon sa mga chismis, partikular nitong si Montulpo, ito daw pong si Royina Garma ay di umano'y siyota nitong si Rodrigo Duterte nung mga panahong iyon. Kaya parang ang lakas-lakas talaga nito. At dahil nga po sa pagsisiwalat ng mga impormasyon na yan, lumabas na ang pagpatay kay Barayuga ay isang malaking konspirasiya na kinapapalooban ng mga iba't ibang individual na mataas po ang panunungkulan sa ating gobyerno. Pero ang nakakagulat
sapagkat sa mga nakalipas na pagdinig sa House of Representatives, napag-alaman po natin na ang motibo na sinasabi na pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga ay napag-alaman na pala nitong si Senator Bongo. Ayon sa ulat, sa mga balita, parang wala yatang ginawa itong si Bongo. Yon ang dapat malaman ng taong bayan. Kung totoo ba na siya'y naalaman na ang motibo at kung sino yung mga posibilidad na maaaring sangkot sa krimen na yon, pero hindi niya ito pinansin. Bakit ba napakahalaga na dapat nagbigay ng pansin doon itong si Bongo? Kasi alam naman natin na siya'y isang senador. Alam din natin na siya'y isang naging special assistant to the president ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tinambangan ay miyembro ng PCSO board member. At napakahalaga kung meron kang impormasyon na bilang isang senador at bilang malapit sa Pangulo, ikaw mismo ang gumawa ng kaparaanan para maresolba ang problema o ang krimen na nangyari sa pagpaslang kay Attorney Wesley Barayuga. Pero wala pong ginawa. Di umano, I do not know kung ano talaga ang nasa likod na circumstance niyan. Dahil hanggang ngayon, inaantay pa rin po natin ang mga susunod na hearing sa House of Representatives kaugnay po partikular ng pagpatay kay Wesley Barayuga. Alam niyo, sa dinami-dami po ng mga kontrobersiya na ibinabato ngayon sa mga personalidad na ito pong ating binanggit, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip kayo. Sa bagay, tayo naman pong mga PBBM supporter at mga Marcos loyalist, wala naman talagang boto na makukuha para sa atin ang mga tao na ito. Ngunit, sa mga didishit na hindi talaga nagsasaliksik, na hindi yata nagbabasa ng balita o nanonood ng balita kung hindi umaasa lamang sa ipinipid sa kanila, ang turing nila sa mga tao na ito ay mga malilinis at karapat-dapat sa paglilingkod sa ating bayan. Huwag nating papahintulutan na mangyari ang mga yon, sapagkat una, ito'y mga mambabatas. At kung sakasakaling muling mahalal ang mga ito, again, papabor na naman para sa kanilang interes, para sa mga sinusuportahan nilang individual katulad ng mga Duterte, ang gagawin nila sa Senado. Tama na. Huwag na po nating hayaan na mangyari pa ito. Magkaisa tayo, mga tol. Lahat ng mga anti-Duterte forces, magkaisa tayo na huwag iboto ang mga ito. Sa latest kasi na survey, hindi lamang sa sinasabi ng mga didishits, pero itong dalawa, pumasok pa rin . Sa latest survey ng isang survey in firm, si Bongo at saka si Ronald De La Rosa, pasok pa rin sa Magic 12. At huwag sana nating pahintulutan na mangyari yon. Ipangampanya po natin ang ating mga sinusuportahang kandidato na yun po ang ivoto ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kakilala. At dalawang uri lang naman ang eleksyon ang pamumulitika at ang pangangampanya. Isinusulong mo na iboto ang iyong mga kakampi at from time to time, sasabihin mo sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, in general sa publiko, ang mga individual na hindi naman dapat iboto dahil ito ang kanilang mga katangian, ito ang kanilang mga interest. Pumili kayo kung alin sa dalawang kaparaanan dito sa ating programa, vote. Gagamitin po natin. Isusulong po natin ang panghihikayat para sa mga kandidato na karapat dapat pumalit sa dalawang ito, higit sa lahat, para hindi makapasok itong isa na ito na si Philip Salvador. At ikalawa, every now and then ipapaalala po natin sa publiko kung bakit hindi dapat iboto ang mga individual na ito, 10 ng mga magiging kakampi pa nila sa darating na senatorial election. Kung hindi tayo nagkakamali, nagpahayag na rin po ng kanyang pagnanais na maging kandidato sa pagka-senador itong si Congressman Rodante Marcoleta. Alam po ninyo, banggitin ko na din ito,
bago matula siya dyan sa photograph, hindi po natin dapat pagkatiwalaan si Rodante Marcoleta. Ito po ay tuta ng mga Duterte. Nakita naman po natin yan kung paano niya ginawa ng paraan, pinangunahan ang mga noon ay pagnanais ni Rodrigo Duterte, partikular ang pagpapasara sa ABS-CBN. Pero lately, nakita natin kung paano ito nagnais na ipagtanggol ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ginawa nito ang lahat para hopefully pumabor sa kanila ang Kongreso. Pero salamat at mas maraming nag-iisip ng tama at dapat sa ating mga kongresista. At ang pinaka hindi dapat natin kalimutan dito kay Rodante Marcoleta, isa po itong taong oportunista. Bakit ko sinasabing oportunista si Marcoleta? Noong 2022, naghangad po itong maging senador. Kasakasama ng Uniteam, nangangampanya, pero nung naramdaman niya na siya po'y hindi mananalo, ano ang discarding ginawa po nito? Nag-withdraw ng kanyang kandidatura at bumalik bilang nominee ng kanyang party list. Isang pagkakataon na makikita natin na walang paninindigan kung hindi interest niya lamang. Nung alam niyang matatalo siya at sigurado niya namang mananalo ang kanyang party list, eh dito na lamang siya sa party list bilang nominee. At ganun ang nangyari, naging kongresista. Tandaan din po natin, sa mga buboto sa katulad ko na si Erwin Tulfo, mali yung ginamit kong statement, ha? Baka isipin nyo ako yung boboto nyo. Hindi po. Sa mga katulad kong boboto kay Erwin Tulfo, huwag nating kakalimutan na si Rodante Marcoleta ang isa sa dahilan kung bakit hindi nakumpirma ang appointment ni Secretary, noon ay Secretary Erwin Tulfo. Sa lahat ng mga naniniwala kay Erwin Tulfo, huwag tayong makakalimot na itong si Rodante Marcoleta ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat nang halungkatin pa noong mga panahong iyon ay nahalungkat pa. I do not know bakit ganon ang kanyang naging diskarte sa panahon ng pagkumpirma sa pagiging kalihim ni Erwin Tulfo. Pero salamat na lamang at wala na siya sa Commission on Appointment. Tinanggalan na po ito ng mga pwesto sa Kongreso. Kasi sip-sip sa mga Duterte. Sip-sip kay Sara Duterte. O, kaya alam na natin ang mangyayari dyan kapag ka naging senador yan. Magiging sip-sip patuloy yan sa mga Duterte. Hindi ko na alam kung sino-sino pa ang kakandidato sa PDP laban. Pero in general, kapag ka PDP wala na palang laban, eh wag po nating iboboto. Marami tayong pwedeng pagpilian. Ako, tatlo pa nga lang yung nakasulat sa aking listahan eh. Pero malamang sa malamang, baka iboto ko si Abby Binay, si Tito Soto, si Senator Lacson. Parang nagbabago isip ko, parang gusto ko na rin iboto. Ano? Kasi kung titingnan mo yung winnability din, eh doon ako kakampi sa alam ko na kahit paano, hindi mga Duterte supporter. Kung hindi, nasa gitna lamang sila. Kaysa naman doon sa mga Duterte supporter na maaaring manalo. Kung boboto kasi ako ng mga senador na kumakandidato sa pagkasenador, rather, ay hindi naman mananalo, eh baka masayang po yung boto ko. Instead na yung boto na makakadagdag doon sa possible na manalo at tatalo dito kina Bongo at Ronald De La Rosa, eh mawawala pa. Kaya pag-iisipan ko ng maigi yan, ito naman ay hindi pandidikta. Hindi po diktador si Tapuan. Ang sinasabi lamang po natin dito, nagmumungkahi tayo. Ngayon, kung nami-misinterpret ng ilang mga manonood na kayo'y ibabla ko sa aking page dahil hindi nyo iboboto si Secretary Benhur Abalos, hindi yon pagiging diktador. Iyon ay gusto ko. Walang mawawala sa akin kung i-block ko kayo. Wala din namang mawawala sa inyo kung i-block ko kayo. Pili natin yun eh. Di ba? O merong palang mawawala sa akin, viewers. Pero okay lang, kaysa magtalo tayo. Ganun lang yon, hindi yon pagiging diktador. Di ko naman sinasabi na iboto mo si Benhur Abalos. Ang sinasabi ko lamang,
Kung hindi mo iboboto si Benhur Abalos, eh wag na tayong mag-usap. Hindi na tayong magkasundo. Okay na sa akin 'yon. Walang pandidikta doon. Bakit ako ganoon ka-agresibo? Kasi naniniwala ako, ganoon ako ka-confident eh. Naniniwala ako na kapag ka PBBM supporter ka, na kapag ka loyalista ka, maniniwala ka kay Pangulong Bongbong Marcos. That is why I keep on saying na kung hindi mo iboboto si Secretary Benhur Abalos, ibablock kita. Kasi ang paniniwala ko, ulitin ko, since PBBM supporter ka at Marcos loyalist ka, kung ano ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos, ganun din naman ang gugustuhin mo. Eh, ipakita ko nga sa inyo ang paliwanag o ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang naging talumpati sa Pasig City, dito sa may Rizal High School. Pakinggan po natin ang talumpati dito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ng kanyang ipinakilala. Ito pong si... Bakas, ay nakasama ko na. Nung kanya pong ipinakilala, itong si Secretary Benhur Abalos, ha? Ito ay pagpapakita lamang na hinihingi, hindi man direktang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ang pagsasabi niya na kinalaunan magiging senador, yon ay indikasyon na hinihingi niya ang ating suporta para iboto itong si Secretary Benhur Abalos. Kasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil ko, wakas, ay nakasama ko na sa loko at sa wakas. Matutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ko, dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 in tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga DIDA. Ito po, ay, mga... hindi pala rito yun. Doon pala sa isa. Ulitin natin, ha? Kasi na-shorten na yung kanyang talumpati eh. Puntahan natin yung live streaming kanina. At dito. Pusong pasasalamat ng pandemya, ng pangkalusugan, ng tulong medikal kahit sa malalat. Ito ang for all program na ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Pagsamantalan nyo na po, dahil yung pagka-DILG secretary niya, baka sa ilang araw eh. Commission, ang CHED, ng Commission on Higher Education. Nawala ako ah. Ulitin natin ano. O ito, sa darating na araw ah. Ito yung binanggit ng ating Pangulo. Naglolo ko na naman itong computer. Nabibuisit ako pagka ganito. Andali lang mga tol, ha? Okay na tayo? We're back na? Nagloko na naman yung computer? Parang mga utak lang ng DD sheets. Mga loko-loko. Pagsamantalan nyo na po, dahil yung pagka-DILG secretary niya, baka sa ilang araw eh, mapalitan na at gagawin na natin senador. Diba? Yung salita na yon ni Pangulong Bongbong Marcos, maliwanag po iyon ng kanyang hangarin na dapat gawin nating senador si Benhur Abalos. Kaya babalikan ko lang yung sinasabi ko kanina. Kung bakit ganun ako ka-confident. Kasi naniniwala ako na kung kayo'y PBBM supporter at loyalista, kung ano yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, susundin natin. That's why I keep on saying na kung hindi mo iboboto, PBBM supporter ka, Marcos loyalist ka, si Benhur Abalos, ibablock kita sa page ko. Kasi hindi ako naniniwalang hindi mo siya iboboto. Dahil mas naniniwala ako na si Pangulong Bongbong Marcos ang susundin mo. At yun ang nais ni Pangulong Bongbong Marcos.
ang gawin nating senador, itong si Benhur Abalos. Ngayon, balik tayo dito po sa pinag-uusapan nating mga individual. Uulitin ko lamang po. Ang mga tao na ito, 10 ng mga Duterte supporter, hindi po natin dapat pagkatiwalaan ng mga ito. Tama na. Tama na ang pahirap na nangyari sa ating bayan sa loob ng dark era ng Duterte administration. Tama na ang pagnanakaw na ginawa ng mga tao sa ilalim ng Duterte administration. Tama na ang walang sawang pagpatay sa panahon ng Duterte administration. Tama na ang panggagagong ginawa sa ating mga Pilipino sa panahon ng Duterte administration. Kaya hindi natin dapat pahintulutan na ang mga kapanalig nitong mga Duterte ay makabalik sa Senado o ang mga nagtatangkang umupo sa Senado ay hindi natin dapat payagan na mangyari. Magkaisa tayo, pula, tayong mga PBBM supporter, kayong mga loyalist, and hopefully, ito pong mga pink at dilaw. Alam ko naman, katulad natin, hindi rin sila buboto sa mga Duterte. Pero sana walang makalusot na mga Duterte aspirant na senator dito. Kasi Duterte senatorial aspirant. Kasi simple lang naman ang sagot. Interest ng mga Duterte, interest nila ang kanilang uunahin, hindi ang interest ng bansa at ng taong bayan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Muli, sana suportahan po natin si Secretary Benhur Abalos sa kanyang paglalayo na maging senador ng ating bansa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.